Yang ini. Init. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Naiinitan ka rin ba sa lugar ninyo? Dahil nga sa panahon natin ngayon na tag-init, maalinsangan din sa lugar ninyo. Eh dito guys, grabe ang init. Dito sa lugar ko guys, ang init. So ngayon guys, ang ginawa ko, dahil ayaw kong gumamit ng electric fan 24/7 dahil nagtitipid ako sa kuryente para kasi tumaas ang bill namin. Ngayon ang ginawa ko guys, naghanap ako sa online na maaari kong pamalit sa ganitong pamaypay. Yan o. Sa kagandahang palad naman guys, nakakita tayo. At ang maganda dito, affordable ang presyo niya. At bago ko binili ito, tinignan ko muna, nag-review muna ako about dun sa product kung maganda ba ito. At lahat ng bumilin dun sa product, maganda lahat ang kanilang sinasabi dun sa product na ito. Kaya hindi na ako nagdalawang isip, bumili na rin ako. Yun ang pag-uusapan natin sa vlog na ito. Kaya stay tuned lang kayo. Ito guys, ang sinasabi ko sa inyo, pamalit sa pamaypay natin. Firefly 7-inch rechargeable table fan. Rechargeable guys, ibig sabihin, kina-charge lang siya. After mong i-charge, pwede ka nang magkaroon ng electric fan na hindi mo sinasaksak sa kuryente. At ang maganda dito guys, gawang Firefly. Ibig sabihin guys, branded. Pag branded, alam nyo naman ang mga branded, matibay. At the same time, ang Firefly guys, common yan sa mga mall natin. Common yan sa mall. Marami tayong makikitang Fireblock product ni Firefly. So, ilaw, mga switch. So, pagdating sa mga electronics, so may mga product ang Firefly. Kaya mahusay na brand ang Firefly guys. So, hindi kayo magsisisi. Hindi rin ako magsisisi dahil binili ko ang product nila. Dahil alam natin na ang Firefly ay subok na. Eto guys, tignan nyo guys. Tignan nyo yung pagkaka. Tignan na natin yung personal appearance niya guys. Kung mapapansin ninyo guys. Kung mapapansin ninyo. Maganda yung pagkakagawa niya guys. Yan maganda. Simple, pero mukha siyang premium. Sabihin guys ng premium, mukha siyang mamahalin. Yan guys, simple. Tapos yan guys, tingnan nyo mabuti. Yan, oh. Hop, ikot natin. Yan. Yan guys. Yan, diba? Napakaganda. At hindi lang yan. Magaan. Napakagaan niya guys. So, very lightweight. Magaan lang siya. So, hindi mangangalay yung kamay mo sakaling hawak-hawak mo ito guys. Habang yan, nakasindi siya. Yan. Yan. Wow, ang sarap ng hangin guys. Hindi ka na mapapagod sa kakapaypay. Yan ang maganda dyan. Guys, okay. Sarap ng hangin guys. Ay, sarap ng hangin. Yan, ang sarap ng hindi nagpapaypay. Ay, sarap. Okay guys, tignan naman natin yung specification niya. So, pandarin muna natin siya guys dahil mainit dito yan. Para maibsan natin yung init. Tignan naman natin yung specification niya. Kung ano ba yung ino-offer ng electric fan na ito. Okay guys, ito yung kanyang box. Ayan. Ito ang kanilang logo guys. Firefly. Ayan. Tapos, yan. Okay, nandito sa gilid yung specification niya. So, ang sabi dito guys, sa specification, input voltage
to 20 to 240 volts alternating current, 50 to 60 hertz, 5 volts direct current. Operating voltage naman, 4.2 volts direct current. Rated power, 10 watts. Battery type, 3.7 volts, 1.8 amperes, lithium ion battery. So ibig sabihin guys, lithium battery ang gamit, ang ginamit nilang battery sa electric pan na ito. Ibig sabihin guys, ng lithium battery, magandang klaseng battery yan compare dun sa nakasanayang rechargeable battery noon. So ito yung mas advanced na klase ng battery. At ito rin, itong battery, itong lithium ion battery na ito, ay ginagamit din sa ay battery din ng ating mga cellphone. Lithium battery guys. So magandang klaseng battery yan. Lamp. O ibig sabihin guys, meron din itong ilaw. So ibig sabihin pag brown out, may emergency light ka na. May emergency light ka na rin. Yan maganda dyan. May electric pan ka na, pamalit sa pamaypay mo, meron ka pang emergency light. Meron siyang 6 pieces SMD LED. Tapos ito yon. Ito yung charging time naman niya. Ang charging time guys, 4 to 6 hours. So hindi siya ganun katagal i-charge. So ang usage duration naman, or yung paggamit, kung gaano naman katagal yung electric pan niya tumatagal. Okay guys, ang electric pan niya guys, dun sa pinaka yung number 1, 2.8 hours. Ibig sabihin, pag naka number 1 ang electric pan mo, 2.8 hours mo siyang magagamit. Matagal na yun guys. Pag naka number 2 naman siya, 2 hours mo siyang magagamit. Medyo malakas naman yun, number 2. Tapos pag naka number 3 naman siya, or yung high, 1.2 hours. So pagdating dun sa high, medyo maikli na lang yung oras niya. Pero malakas yun guys. Kasi naka number 3 ka na eh. So actually, dito, ito siya ngayon, naka number 1 lang siya, pero ramdam ko na yung hangin guys. Yan o, ramdam ko na yung hangin. So yung number 1 nito is enough na para ma-preskuhan ka. Okay guys, tuloy natin. Ito, wala nang masyado dito makikita. Ito na lang. 3 speed pan. Ito yung 1, 2, 3. Meron siyang 3 speed. Meron siyang 3 speed. 1, 2, 3. And then 320 tilt angle. Okay guys, pwede mo siyang i-tilt. Ito guys, tingnan natin. Dito pwede siyang i-tilt. Ito guys, pwede mo siyang ganyan. Pwede mo siyang i-ganito. Yan guys. Yan, pwede mo siyang ganyan. Pwede mo siyang i-ganito. Okay, yan. Ganun lang yun guys. Okay guys, balik na natin sa akin. Yan. Tapos, yung emergency light niya. Emergency light niya. Ito yung emergency light guys. Itong emergency light. Ito yung ilaw niya guys. Meron tong 6 LED. So, meron tayong low light. Press 1. Press mo ng isang beses ito. Yan. Yan ang LED. Naka-highlight naman yan. Ito ang low niya. Press again para sa low. Yan ang low. At ang low, kayang tumagal ng 25 hours. Ang low nito na ilaw, pwedeng tumagal ng 25 hours. Mahigit isang araw, guys. At ang high naman, pwedeng tumagal ng 7.5 hours. So talagang napaka sulit. Meron ka ng pamalit sa pamaypay mo, may emergency light ka pa. Kung mawawalan ng ilaw, kung magkaka blackout. Low light and then press again para mamatay siya guys. Okay guys, nakita nyo na. Okay. Tapos yung charging port nito guys is micro USB port na. O pwede ang cellphone mo. Yung pinang-charge mo sa cellphone, yun na rin yung pan-charge mo dito. Yan, and then,
caution, no? Kayo nang bahalang umintindi ng caution na ito, guys. So ito yung mga bawal. Ito yung mga bawal na hindi natin dapat gawin sa electric pan na ito. So yun lang, guys, ang nandito. So wala naman na. Okay, guys. Ayan, specification. Nabasa ko na sa inyo. Explain ko na rin sa inyo, guys. Ngayon naman, anong masasabi ko sa electric pan na ito? So, sulit siya, guys. Sulit siyang bilhin. Ngayon, kung wala ka pang ganito na electric pan at nagtsatsaga ka sa pamaypay, maaari ka rin bumili ng ganito. Tulad ko, bumili ako ng ganito. Bumili. Okay, guys. Na-explain ko naman na lahat sa inyo. Ngayon, ang masasabi ko sa product na ito, mahusay. Sulit ang pera na pinambili ko dito sa electric pan na ito. Ngayon, kung gusto mo rin magkaroon ng ganitong electric pan, pamalit sa iyong pamaypay, click mo lang. Click mo lang yung nasa kanang bahagi ng iyong cellphone, yung pa-triangle na ganyan, click mo lang yan doon sa description, yung click here, click mo lang yan at mapupunta ka doon sa shop kung saan ko ito binili. Pupunta ka doon sa shop na nasa Shopee. So, click mo lang doon kung interesado kang bumili. Ito ang masasabi ko, guys, sulit ang pera at hindi sayang ang pera mo kung makakabili ka ng ganito. So, okay, guys, thank you for watching. Sana makabili ka at nang sa ganun, hindi ka na magpaypay na tulad ng ginawa ko kanina. Okay, guys, ingat and God bless.